Alam mo yan nangyari sa airport. Yung tama kay Ina, yung ang Malacañang parang walang sense of galit. Yeah. Tama, receive man ang IME, di ba? Sabi niyo. Magalit ka naman, sabi ni Manang IME. I trace it back to the demeanor of the president. Kasi ang presidente yata hindi rin nagagalit publicly. Kasi sabi nga ni diba, Putin parang niya, from the very start, ganyan ang basa ko sa Pangulong Marcos. Very, ano yun siya, very, very calm. You know, kahit sang katutak ang batiko sa kanya, ang ibabalik niya sa iyo ay kalma. Yan ang may degree siya, Arthur, sa ano eh. May degree siya sa anger management ata eh. Kaya magaling. Yan, ano, para bago hindi siya, kakaiba siya sa dati kay Pangulong Duterte, na pinagmumura na siguro yung lahat yung kaya. Konti lang, galit na yun. Yung mga ulo niya, mga walang hiya kayo. Nakatapon ko kayo dyan sa Manila Bay. O kaya pasasagasaan ko kayo ng aeroplano. Patayin kita kagad. Ikaw na. Ako na mismo. Sabi niya gano'n. Ito naman si Pangulong Marcos, nasosobrahan sa pagiging parang ano, Tinkerbell personality. Yung parang wala lang sa kanya, to a point na hanapan mo siya, magkaroon ka naman ng ganong galit, di ba, na kahit pa paano, parang naisip tuloy ng iba, wala siyang reaksyon. Wala siyang ginagawa. Wala siyang gagawin. There is this opportunity, this what happened to the airport is a fertile trigger to give us an opportunity to talk about a proper institutional arrangement. Anong gagawin ba natin? Dapat bang i-privatize na ang NAIA, mga airports? Dapat bang i-privatize din ang airline traffic control? Kasi ang CAAP, mahirap i-privatize kasi may mga regulatory process yan. Katulad ng sino magiging piloto, pang-accredit ng... Yung mga ganong klase ng power of the state, hindi mo ipa-privatize yan. But on the running of the traffic control system itself, maybe it's something that can be privatized.